So, buka sir, ito na kita. Ako po pala. Hello, bro. Nandito na kami, katabi ko na. Okay, nanonood ka na ba? Okay. Marami na kang nanonood. Okay, very good. Marami ka ba? Ha? Hindi pa? Ah, sige, sige, sige. Hello. Hello. Nakita ko na. Okay, manood na kayo ha. Sige, God bless. Okay. Magandang gabi na ang tanghali. Para kasing gabi na, hapon. Para kasing gabi na. Madilim dito sa Malibay Plaza. Ito pong aming talakayan ng isang mabait. Siyempre lang pala ito, walang na. Pero mamayin pala ito sa personal. Siyempre kasi hindi natin alam paano ang tunay na ugali ng bawat isa. So, kinagagal ako ang ating kapatid na si Tangente na pinaunlakan ang aming maginoong discussion talakayan. Wala po itong personal attack o paninilang po rin sa bawat isa. Sa kung ano yung magmumura yung mga ganyan dahil isapan po namin na wala po itong bad words na nalabas sa bilig namin bagos ang aming tatalakayan kung sino ba ang tinubos na inugo ng ating Panginoon sa Kristo, ang Iglesia Katolika ba o ang Iglesia ni Kristo na pinamumunuan na Felix Manalo. So muli mga kapatid natin, mga taga-subaybay sa FB, narito kami upang magtalakayan, hindi po para magpagalingan kung hindi po para mag-usapan ang aming mga argumento ng bawat isa. Nasa inyo na po ang pagbabasya kung ano po ang inyong masasabi, huwag lang po magbibigay ng mga bad comments. Inuulit ko po, huwag po tayo magko-comments na masama o personal sa bawat isa ng mga binabasta. Muli, maraming salamat. At natuloy ang kagabi na hindi kami nagtatagpo, although napunta nga daw siya ron, napunta rin kami. So dito namin kami pinagtagpo ng tadhana para pag-usapan ang nando doon. Actually, itong si Ariel Coray ang may pasimuno nito. Wala akong kaalam-alam dito na ito pala ay isang public debate. Alam mo naman, pag public debate, si Brother Mel walang inaakasal niya kahit sino. Basta maginoo at maayos na talakayan. Muli, mga kapatid ko, mga inigilyo namin taga-subaybay ng In Defense of the Truth, no? At lahat ng nanonood ng Epidemic, dito po ang ating magiting at dakilang tagapagtanggol ng Iglesia ni Kristo dito sa Pilipinas. Uulitin ko po, ang aming topic ay sino po ang tunay na tinubos ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo, ang Iglesia ba ni Kristo na pinamumunuan ni Felix Manalo o ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Muli, kami po ay ipapasalamat at mag-iliw ninyo po itong panonoorin hanggang sa matapos. Actually, maulan po sa labas, pero nanginip po kami ng permiso na dito po kami mag-live streaming sa loob ng Malibay Plaza Complex. Ang dami po nanonood po sa labas. Joke lang po. Okay, solo-solo natin. Muli, so sino ang unang tatayo? Tatag ko na lang. Si Papa na po siya na sa mga mga. Okay. So, ulit ako. Ito muna ang mag-i-stand. Okay. So, ako po ang mag-i-stand. Kung bakit ko sinasabi, ang tunay na tinayo ay tinubos ng ating Panginoon sa Kristo. Ilang minuto pa yung brother? 15. Dahil na, nabihin tayo. Wala lang tayong 10 minutes. Dahil ano? Yung ruling sa debate. Ano yung ruling sa debate? 15 minutes after nakatayo ako ng proposition ko ng aking
15 minutes. Wala pang gusto niya. Another, magtatayo ka rin ng 15 minutes. Ah, dalawang presentation tayo. Oo, kayo. Pagkala sa tayong presentation, makalawang diba dati na tayo magkakaroon ng question and answer question. So, 15 minutes ako mag-usulan. Oras ako rin naman. At saka, pagkatapos ikaw ulit, pagkatapos umpisa na tayo lang tayo. 5 questions lang sa bawat ulan natin. Tapos, pagkatapos ng question, another 10 minutes, mag-discard ako, mga debatan ko, mag-discard na lang 10 minutes. Tapos, question and answer ulit natin. Okay, muli mga kapatid kong minamahal na taga-subaybay ng FB Live streaming ng aming Magino at maayos na talakayan. Ako po ay unang tatayo bilang affirmative na ang tunay na kinubos ng dugo ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoon sa Kristo ay ang Santa Iglesia Katolika. Isa ako na po, isa na po ako, ako natatapos doon. Isahan ko na po ang aking iskan. Bakit ko po pinangahawakan na ang Santa Iglesia Katolika ang tunay na tinumos ng ating Panginoon sa Kristo? Dahil ito po ang Iglesia na itinayo ni Jesus sa Jerusalem. At ito ay kanyang katawan at siya rin mismo ang ulo at siya rin ang tagapagligtas na ito. Hindi ko po muna ibibigay ang talata. Yan ay matatagpuan sa Ephesians chapter 5:23-26. Tinamos niya ito ng kanyang dugo at sa tagapagligtas nito. Ito pong iglesia na tinayo ni Jesus sa Jerusalem ay 33 Anno Domini. Ito ay kanyang tinamos sa pamamagitan ng kanyang pagbubo ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po mga kapatid, ito po ay 33 Anno Domini ang pagtumos sa ating iglesia. Dahil ang iglesia ay Ecclesia sa Greek. At sa Tagalog ay ibig sabihin ay tinawag o call out or sambahayan or group of people or assembly of people sa Diyos. Yan po katauhan. Another term, sa Hebrew tinatawag itong kahal. Ibig sabihin grupo ng mga katauhan ng Diyos. Yon ang iglesia na kanyang tinubos. Kapagkat ayon sa John, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan dito na kailangan papasokin ko na sila doon. Yung po ay mga hintil na isasakop niya rin sa kanyang iglesia na itinubos. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, wala nang pinagkaiba maging Hudyo at Grego, maging hintil o ano pa man, sapagkat kayo'y iisa na dahil kay Kristo. So sa pagtubos ni Jesus sa sanlibutan, kasama ang katauhan na tinatawag natin church, maging Hudyo at Grego, wala na tayong pinagkaiba. Iisa na tayo kay Jesus Kristo. Dahil tayo ay tinawag ng bayan ng Diyos na pinili at kanyang minamahal. Dito po mga kapatid, ang Santa Iglesia ay nag-exist during the time na dumating ang Banal na Espiritu Santo doon sa Jerusalem, sa Upper Room. Ito po ay may 120 person na nasa taas kasama ng mga apostol. Ayon sa mga kasaysayan at sa Biblia mismo, sila'y nagkakatipon-tipon at bumaba ang Banal na Espiritu Santo. At kung ating papansinin, si Apostol San Pablo ay si Apostol San Pedro ay nangaral na pagkatapos na yon siya'y lumabas sa templo at nangaral hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng mga nanonood doon na sumasamba, maging Hudyo, taga-Arabia, taga-Asia Minor at kung saan-saan pa. At take note, iba't ibang wika, lipi ang mga nanonood doon nung siya'y nangaral. Ibig sabihin, universal ang mga taong nanonood doon. Ibig sabihin, tinawag na ng Diyos, maging Hudyo o Hentil, sa kanyang iisang simbahan na tinubos ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, marami tayong mga naririnig, lalo na sa mga kaibayan natin sa pananampalataya, na sila ay nagkiklaim na sila raw ang tunay, pero malalaman natin sa pamamagitan ng Biblia kung sino talaga ang tunay na tinubos ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Kung ating babasahin sa Biblia, mamaya na alam kong gagamitin ni Brother ang Acts chapter 20 verse 28, hayaan natin siya ang magbigay ng salaysay na ganon. At gagamitin niya rin ang Romans 16:16. Hintahin po natin siya at yun ay kanyang argumento. Medyo na lang ang ating gagamitin.
upang questionin ang credibility kung sila nga ang tunay. Ako po, nakanda po ako sa question na ang Catholic Church ba ang tunay na tinubos ng ating Panginoong Heso Kristo. Actually, may nababasa tayo sa Biblia at nakita ko ang mga tinubos ng Diyos na nandoon sa mga altar mula sa bawat lahi, wika at lipi. Take note, tinubos ang Diyos mula sa bawat lahi, wika, lipi. It means universal. It means throughout the whole world ang pagtubos, hindi sa isang pangalan lang ng denomination. Take note, ha? Mga tinubos na nasa harapan ng trono ng Diyos na nakadamit na puti mula sa bawat lahi, wika, lipi. Na nandoon at taharap ng Diyos na may hawak-hawak na palaspas. Yan ang tinubos ayon sa regulation. So, kung yan ay mga Pilipino lamang, ay sasablay po tayo. Dahil ang tinubos na yan ayon dyan ay mula sa bawat lahi, wika at lipi na mula sa iba't ibang bansa. Mula sa iba't ibang bansa, ibig sabihin universal. Throughout the whole world, pertaining to all people, it means Catholic. Catholic means universal. Throughout the whole world, ang ibig sabihin doon, na lumaganap na pala ang pagtubos ng Diyos, hindi lamang sa isang congregation, kung hindi sa lahat ng tao. Muli mga kapatid kong kinikili, although matagal pa, pero hindi ako magwiwig. Uubusin ko ang 15 minutes. Para patunayan na ang sa kanyang simbahan na kanyang tutubusin ay ipinangako na yan doon sa Genesis Daniel chapter 2 verse 44. At ang sabi doon, at sa mga araw ng mga hari niyon, in the days of the King shall God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. Take note, which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to the other people, but it shall break into pieces, but it shall break into pieces and consume all this kingdom, and it shall stand forever. Ang Diyos daw sa kalangitan ay magtatayo. Take note, Diyos sa kalangitan, na? Take note, ha? In the days of the King shall the God of heaven, Diyos sa kalangitan, ay magtatayo ng isang kaharian na hindi magigiba. At ito'y magkakapira-piraso at kakalat sa buong daigdig. At ito'y pag-aharian niya at sasakupin ang lahat ng kaharian. At ito'y mananatili magpakailanman. Take note, sinong Diyos sa kalangitan ang magtatayo ng kaharian na kailanman ay hindi magigiba. Mayroong kaharian ng Diyos doon sa langit. Alam natin yan. Ngayon, bakit pa siya magtatayo ng kaharian sa lupa? Ang kaharian po ngayon ay gaya ng sinabi ng ating Panginoong Jesus. Ang kaharian ng Diyos ay katulad nito. Bla 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 bla. Marami siyang binanggit sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Therefore, ang Diyos pala na nasa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi nagigiba at hindi mamawasa. Yan ay ang katuparan po niyan ay Mateo 16:18 hanggang 19. At sinasabi ko naman sa iyo, take note po, masahin natin yung Mateo 16:17-18:19. Ang sabi ko, sino ba ako ayon sa inyo? Ang sabi po, kayo po si Elias. Ang sabi naman ng iba, kayo si Juan. Ako, sino ba ako para sa inyo? Sumagot ang ating Prince of the Apostles na si St. Paul. Ang sabi niya, Panginoon Jesus. Ang sabi niya, kayo po. Kayo po ang Kristo. Ang anak, ang buhay na anak. The Son of the Living God. Take note, you are the Son of the Living God. And I say unto you, Peter, I will build my church at itatayo ko ang aking iglesia. Kahit na, take note, kahit na ang pintuan ng kamatayan ko ng impyerno ay hindi makapananaig sa kanya. Dabi sinabi sa Daniel 2:44, hindi ito magigiba at ginatiyampayan ni Jesus, even the gates of hell shall not prevail against it. Dahil ng interno, hindi kayang libain ang iglesia na yon. At sabi pa ni Jesus sa kanya,
nagbigay siya ng parable. Ang sabi niya, ang taong nagtayo ng bato sa buhanginan kesa sa taong nagtayo ng bahay sa batuhan, kapag dumating ang unos, mga kalamidad, ang bahay na itinayo sa buhangin ay magigiba. Pero ang bahay na tinayo sa bato, dumating man ang mga unos, dumating man ang kalamidad, ito'y mananatili at hindi magigiba dahil ito'y itinayo sa bato ang bahay. Ano ba ang bahay niya? 1 Timoteo chapter 3, verse 15. Ang bahay ng Diyos ay haligi at suhay ng katotohanan. The church of the living God is the pillar and foundation of truth. So napakahirap sigurong gibahin yan na the church of the living God is the pillar and foundation of truth. Ang iglesyang itinayo ni Jesus ay sa ibabaw ng bato. At sinabi ni Jesus, ang bahay na tinayo sa ibabaw ng bato ay hindi magigiba. Ang tinayo sa ibabaw ng buhangin ay kumating ang mga kalamidad. Ito po ay magigiba. Meron pa akong 7 minutes, pero tuloy pa rin tayo. Muli mga kapatid, ang sabi pa ni Jesus sa John, hindi ko po nagbibigay ng talata. Alam kong alam yun, brother. Ang sabi ko on sa John, susubuin ko ang banal na Espiritu Santo na siyang magigiya at magtuturo sa inyo ng lahat ng mga hindi niyo pa naiintindihan at siyang magiging patnubay ninyo at kasama niyo hanggang sa katapusan. Ayan ang kanyang promise sa kanyang church. Hindi lang ang anak, pati ang Espiritu Santo ay magiging biya sa katotohanan upang ang kanyang iglesia ay hindi matalikod o bumagsak. At ang sabi pa ni Jesus sa Mateo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Take note, lahat ng mga bansa. At turuan sila sa mga katuruan itinuro ko sa inyo. At bautismuan sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan sumunod sa mga pinag-uutos ko. Tandaan ninyo, ako'y kasama nyo hanggang sa katapusan ng mundo. Garantya ni Jesus, siya niya ang sasamahan ang iglesia hanggang sa katapusan ng mundo with the Holy Spirit. At ito ay itinayo sa ibabaw ng bato na ang kanyang garanti kahit ang kamatayan ng kahit na pintuan ng kamatayan o ng Hades o ng Sheol, hindi ito magigiba. Kaya mga kapatid, kung ang iglesia mo na inaaniman ngayon ay kailangan lumitaw, mag-isip-isip ka. Dahil ang tunay na iglesia, isa lang ang nagtatag. At ito ay Diyos, anak ng Diyos na buhay. Dahil sinabi niya, you are the son of the living God. Even the demons, even the bad spirit or masasamang espiritu, kapag kinakas out Jesus, anong pagkakilala ni Jesus ng mga fallen angel Jesus? Ikaw ang Kristo, ang anak ng kataas-taasang Diyos. Mga angel yun, kilala si Jesus bilang anak ng kataas-taasang Diyos. At si Angel Gabriel, pinatunayan niya yan. Ang sabi niya doon sa ating mahal na inang Diren, ikaw ay maglili at tatawagin mong Emmanuel sapagkat siya ay anak ng kataas-taasang Diyos. Mga anghel na nagpapatunay na si Jesus, even the demons or bad spirit acknowledge that Jesus Christ is the Son of the Living God. Amen? Napakalinaw, ha? Kilala ng mga demonyo, lalo-lalo na ng mga anghel, na si Jesus na Diyos na kataas-taasan ng anak. Anak ng kataas-taasang Diyos. Hindi sinabi siya, anak lamang siya. Lamang, wala pong lamang. Dahil tayong mga katoliko, Jesus ay kinikilala natin bilang founder ng ating church. Siya ang Diyos na nagtayo ng simbahan ayon doon sa Daniel 2:44 at doon sa Daniel 7:14. Nandun din ang karagtong nun na ang kanyang kaharian ay magpahawalang hanggan at hindi matatapos ang kanyang paghahari.
Ibig palang sabihin, ang Diyos na ito ay hari. Tinanim mismo ni Kristo na siya ay hari. At ang kanyang kaharian, at ang kaharian ng kanyang anak, at ng ama, ay isa lamang. Yan ay ayon sa Biblia. Kaya ang church na tinayo ni Jesus, mga ginigili kong taga-subaybay, ito po ay tunay na ang Diyos ang nagtatag dahil ito ay kanyang pinangakuan na hindi kailanman mawawala at ito'y mananatili magpakailanman. Meron pa akong 3 minutes para sa ating continuation. Ngayon, marami pong mga iba't ibang sekta, mga kapatid namin sa ibang pananampalataya na nag-claim na sila daw din ay tinubos. Ibig sabihin, pag tinubos, nakasanla ba yun? Ibang usapan po yun. Ibang usapan po ang salitang tinubos sa Biblia at ang tinubos doon sa Biblia rin ka o mga pawnshop. Ano po? Ang sinabing tinubos doon, mula sa pagkakaalipin, dinalaya ng Diyos ang kanyang sabahayan na naalipin ng iba't ibang mga bansa at ito'y kanyang dinalaya sa pamamagitan ng krus doon sa Kalbaryo. Kaya nga, inuulit ko, ang pagtubos na iyon ay nasaklaw ang buong sanlibutan. Kaya ang kanyang simbahan ay lumaganap sa buong daigdig na ibig sabihin, universal or Catholic. Wala pong ibang church na tinayo sa Jerusalem na nakarating sa Roma na lumaganap sa buong daigdig, kundi ang Catholic Church. Even the Bible and even the reference. Actually, brother, may reference na ba tayong dapat gamitin? Nasa akin daw, even the reference prove that the Catholic Church founded by Jesus Christ began in Jerusalem in 33 AD and it spread throughout the whole world. It means lumaganap ang kaharian iyon ng Diyos na ang iglesyang iyon ay lumaganap sa buong daigdig. Napakalinaw mga kapatid na kapag ang iglesya ay lumaganap sa buong daigdig, imposible po ito matalikod. Alam niyo po kung bakit? Dahil lumaganap na po ito, napunta na sa iba't ibang bahagi ng mundo, paano magtatalikurin ang nangalap na sa iba't ibang panig ng mundo? Yung iba siguro. Pero ang kalatan, wala pong mababasa. Ang sabi nga doon, alam kong alam niya ang kalata, ang iba sa inyo ay magsisitalikod. Ibig sinabing lahat ang iba. Hindi po general. Ang sinabi po doon ay iba. Muli mga kapatid kong ginigiliw, ilang segundo na lang matatapos na ang aking stand. Inuulit ko po ang tunay na tinubos ng ating Panginoon sa Kristo ay mababasa doon sa Revelation chapter 7 verse 9 at nakita ko ang mga tinubos ng Panginoon na may bilang na 144,000. Sila ay nasa harapan ng trono ng Diyos at ng Kordero na may mga hawak-hawak na palaspas mula sa bawat nahi, bika at bibig. Wala pong ibang may palaspas kundi ang mga Katoliko lang. Ito ang mga tinubos, 144,000, hindi yan literal. Ibig sabihin niyan ay universal, pangkalahatan sa iba't ibang lahi, bika at bibig. It is a figurative, not literal sense na 144,000 lang ang tinubos. Sila po ay nasa trono ng Kordero at ng Diyos na galing sa iba't ibang lahi, wika, lipi na tinubos ng kanyang Diyos, ng ating Diyos na may hawak-hawak na palaspas. Walang ibang may palaspas tuwing dumarating ang ating tinatawag natin, ano ba yun, ang Easter Sunday, kundi ang One Holy Catholic Apostolic Church. Yun lamang po, maraming salamat. Sir, gusto may timer to? Sige, timer mo. Sige, ayan. Kasi ayan. 15 minutes, di ba? Okay. 15. Start ka na? Sabi mo pag okay. Maraming lamok. Mga kapatid, maraming lamok. Maraming. Sabi mo mag-start ka na. Habang namamatay ako ng mga lamok. Okay. Magandang hapon po mga kaibigan at mga kapatid namin sa paglalakbay na pananampalataya. Si Melchor, Manalili.
iba kundi ang engagement ring. Sinasabi kasi ng iba, hindi na lang mahalaga. Ako nila yun. Bakit ikaw? Wala daw kumunuhan ng pagsamba at pag-record yung record sa kanya. Yung pangal na sinasabi ng Biblia. Masahin natin sa unang tip yun. Rescuing. Mahalaga ang tunay na reliyon. Bakit po? Sapagkat siyang haligi at suhay ng katotohanan. Ang tunay na reliyon ay kinaanipan ng mga apostol. Ang iglesia na sambahayan ng buhay na Diyos. Sa makapunit, ang tunay na iglesia ay isang tunay na reliyon. Bakit po? Iisa lamang ang tunay na iglesia. At ito ang tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin mga kaibigan at mga kapatid. Mateo 16:18. Isang katawan, isang espiritu, gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pagkasa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat. Maliwanag po na ikisalaman po ang katawan o iglesia na kayo ng mga katawan. Sinasabi po ng ilan ating mga halibayo sa pananampalataya. Sila ha, ang tunay na iglesia o katawan na ipinayon ng ating Panginoon sa Kristo. Totoo po ba yun? Masasabi kaya ng ilan na sila ang tunay kung hindi nila dala yung pangalan na itinayo? Basahin natin sa Biblia. Ano ba ni Kristo ang iglesia? Kolosas 1:18. At siya, si Kristo, ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ba po si Kristo ng iglesia? Ulo. Ang iglesia naman ay katawan ni Kristo. Ngayon, kung may magsasabi na si naman ay iglesia ni Kristo o tinubos din ang ulo ni Kristo, kailangan po babasahin natin sa Biblia dahil ang tanging saligan ng pananampalataya natin ay Biblia po, di ba? Ngayon, si Kristo ang ulo, ang iglesia ang katawan, mapaghihiwalay mo po ba yun? Dito. Kaya nga ang tawag doon ay Iglesia ni Kristo. Paano po ba tawagin ng mga apostol ang iglesia ang itinayo ni Kristo? Patayin po natin.
dito po sa Roma. Nabi na pong yung kanina. Kasi sa East, tapos sa East. Nung nagbati ang kayo ng bananal, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Paano po itawag ng mga apostol noong panahon nila? Ang tunay na iglesia na ito na yun ang ating Panginoon Cristo. Sabi po ni Apostol Pablo, mga iglesia ni Cristo, marami po ba? Dahil po ba sinabi ng apostol na si Pablo na mga iglesia ni Cristo? Eh marami na ang iglesia. Hindi po. Dahil sinabi mo sa atin kanina, iisa lamang ang katawan, ang iglesia. At isa lamang din ang puro, si Cristo po at hindi si Pedro. Ngayon, puntahan po natin dito ng patunay. Alin po ba ang tinubos? Kasahin natin, Gawa 20 at 28. Ito yung paboritong salin nila eh. Kasi tayo, ginagamit natin lahat ng Biblia. Basta hindi ko kontras para ng palataya. Okay? Gawa 20 at 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila hinirang tayo ng Espiritu Santo ng Diyos na buong pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili natin ng kanyang sariling loob. Dito sa talata, wala namang binabanggit na iglesia ni Cristo. Ang pagbabanggit ay iglesia ng Panginoon. Ngayon, napunayan po natin ang iglesia ni Cristo. Napunayan po natin ang para sa Biblia. Na iglesia ni Cristo. Okay, pwede. Wala namang bayan mo. Ang iglesia ng Panginoon sa Gawa 20 at 28. Sino po ba ang tumubos? Sino po ba ang tumubos sa iglesia? Ang Diyos po ba? O si Cristo? Tandaan natin, ang Diyos ay Espiritu, walang naman at tulog. Doon dito lang, Ron. Wala rin naman at tulog. Huwag na yung bantaran dito lang. Apocalipsis 1. 5. Sino ba ang tunay na tumubos? At mula kay Jesu Cristo na siyang saksi tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalagsak atin sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo, si Cristo po ang tumubos, hindi ang Diyos mismo. Ano pang patunay? Patunayan pa natin at Apokalipsis pa rin, 5:8-9. At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang dalawampu't apat na matatagdag ay nagpakita sa harapan ng Kordero. Sa Biblia po, kapag kami nabanggit ang salitang Kordero, wala akong ibang pinagbubungulan ang hindi ang Panginoon sa Kristo. Tuloy po natin. Na ang bawat isa ay may alpa at mga magpok ng dinto na puno ng pamangyan, isang panalangin ng mga banal. At sila'y na mag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng matatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, wika at bayan at bansa. Kahayang 5:8 ang ganun, Apocalypse, Revelation. Malinaw po, mga kapit, mga kaibigan at mga kapatid, ang tunay na tumubo sa iglesia ay si Kristo, hindi po ang Diyos sapagkat ang Diyos po ay Espiritu. 1:24, walang laman at tulog. Bakit po makatwiran lang na iglesia ni Cristo ang pangalat sa iglesia ang tinatag ni Cristo? Kanina po, binasa na natin, Matthew 6:8, si Cristo kasi ang nagkatag ng iglesia. At kung meron mang iglesia sa Biblia na binabanggit, wala naman ang iba kundi iglesia ni Cristo. Kung meron mang ibang katawagan sa iglesia, iglesia ng mga panganay, iglesia ng mga banal, iglesia ng mga iglesia ng Diyos, iglesia ng mga manwano ba, eh yun din po ay iglesia ni Cristo sapagkat iisa lamang ang katawan at tinubos ni Cristo. Nasaan po ba ang mga tinubos ni Cristo batay sa Biblia? Naroon po sa isang taong bago. Ano po ba itong isang taong bago? Efeso 2:15. Ang isang taong bago po ay nilalang ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang sarili, katawan at iglesia. 2:15. Dahil may batas po ang Diyos po sa mga kasalanan,
Kung sino nagkasala, yun ang papatayin sa Deuteronomio. Eh, ang iglesia ang nagkasala para mapanagutan ni Kristo. Ano ginawa ni Kristo? Binuwa niyang katawan ng iglesia at siya pangulo. Siya ang nanagot din sa kasalanan ng mga iglesia. Masayin natin. Mainamis ng pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang naman kahit kautusan na may mga batas dun sa Deuteronomio. At ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago na ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Ang isang taong bago ko dito ay hindi tinatid ko. Bakit ko? Ano po ba yung isang taong bago? Kolosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan, si Kristo, sa mga pibagay ng iglesia. Yun po ang isang taong bago, ang iglesia at si Kristo. Hindi po gusto at inutin. Nagaya ng paniniwala ng iba. Pagpatuloy po natin. Ilan pa? 3 minutes. 3 minutes. Kayo nga, ang iglesia, ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Yun po ang katunayan na iglesia ni Kristo, ang katawan ni Kristo, nakabilang sa isang taong bago na si Kristo ang Pangulo at ang iglesia ang katawan. Hindi mo po mapaghihiwalay yung iglesia at si Kristo, pagkat si Kristo ang ulo at ang iglesia ang katawan. Pag pinugot mo yung ulo, hindi na iglesia ni Kristo yan. Hindi na si Kristo ang nagtayo niyan. Meron bang patotoo, pati ang mga ibang ideo? Isahan natin sa mga katoliko. At ang mga anak niyang naligaw ay makababalik lamang sa ama. Kung sila ay matipong magkakasama sa iisang katawan, ang taong bago na uliway ating manubos, Kristo. Ang hiwagang ito ng taong bago sa pinakamataas na kaulugan na salita ay ang hiwaga ni Kristo. Catholicism, page 27, pakihanap niyo po kung meron po kayo internet. Kailangan mo matipon sa isang taong bago, yung katawan at saka yung mga tao. Yun ay patutuo ng mga katoliko. Kailangan talagang ang tao mapabilang sa iglesia na pinupos ni Kristo. Yun, katolika, katoliko ka. Kristo, abo na yun. Ano po ba ang kahalagahan ng pagkakaalalang ni Kristo kay Kristo at sa Iglesia bilang isang taong bago? Sa ganito ay ginagawa ang kapayapaan. Bakit po kailangan ng kapayapaan ng tao? Isaiah 57:20 at 21. Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat sapagkat hindi maaaring humusayat ang kanyang tubig ay umaaling buhay na buhok at buli. Walang kapayapaan, sinabi ng aking Diyos sa mga sama. Wala po palang kapayapaan sa loob ng sa labas ng iglesia ni Kristo. Bakit po kailangan ng tao ng kapayapaan sa Diyos? Sa pamamagitan ng pagpasok sa iglesia ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, Roma 5:9, ano ba ang nagawa ng tao? Kaya't ang lahat ng tao ay nangangailangan ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Bakit to? Basahin natin, Roma. 5:12. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa dito, kasanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito yung kamatayan ay nararanasan ng lahat ng tao, pagkat ang lahat ay nagkasala. Bakit mo kailangan pa ang iglesia o katawan ng ating Panginoong sa Kristo? Pagkat sabi ko ng Biblia, lahat ng tao nagkasala. Sir, time na. Ilang minutes ang susunod? 10 minutes. Pwede yung katong po yung Oi, start muna. Sige, pa-ihing muna. Sige, start muna.